Welcome, it's me, Eve. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. At para sa mga kapwa kong mental health warriors, sana supportahan ninyo ang channel na ito dahil ito ay para sa ating lahat. Bago natin simulan ang video to, magkakagawin muna tayo ng konting disclaimer at paalala na ang video to ay base lamang sa aking sagiling kananasan at sagiling opinion. Magkakaiba po tayo ng pinagdadaanan, kaya magkakaiba rin po tayo ng pamamaraan kung paano tayo makipag-cope up sa kung ano man yung pinagdadaanan natin. Maaring ito yung ginagawa ko, maaring iba sa inyo. So, respeto lang. So yun na nga, sa video to gusto kong i-share sa inyo kung ano nga ba ang ginagawa ko or kung ano ang work ko bilang isang mental health warriors. Bali sa isang grupo na member ako, marami nagsasabi doon na sila ay nag-resign, sila ay nawalan ng trabaho dahil nga sa pandemya. And isang rason kung bakit sila umaalis sa kanilang trabaho dahil trigger sa kanila yung work environment nila or di kaya naman yung mismong katrabaho nila ay toxic sa kanila at sila yung nagiging dahilan or nagiging trigger para mas lalong lumala kung ano man yung condition na pinagdadaanan nila. Kaya yung iba nagre-resign, yung iba nagtitiis pero hindi rin kinakaya, umaalis din. So ako, before, nagtatrabaho ako sa opisina, pero ngayon hindi na. Bali, work from home na ako ngayon. Bali, 2 years. Kung hindi ako nagkakamali, more than 2 years na akong work from home. So, ano nga ba ang work ko dito sa bahay? So, ako ay isang ESL tutor. So, nagtuturo tayo ng English language sa ibang bansa, specifically sa Japan. So, yun, nagtuturo tayo ng English bilang trabaho natin. So, bakit nga ba ako nakapag-decide or bakit ako nag-decide na mag-work from home na lang? Kasi, unang-una nga, nahihirapan din akong lumabas ng bahay dati. So, syempre, alam namang tumambay lang ako sa bahay. Kailangan may gawin din akong paraan para sa sarili ko, para kahit pa paano matustusan natin yung napakalaking gastusin natin. So, yun na nga, nag-browse-browse ako sa internet, nagtingin-tingin ako kung ano nga ba yung magandang trabaho. Actually, maraming work from home na magaganda. Pero ang pinili ko is yung pagiging ESL tutor. Bakit ko pinili yun? Kasi sa dahilan na pwede kang mag-part-time, pwede kang mag-full-time. So yung sa amin kasi, open siya ng 5 a.m. hanggang 12 midnight. So ikaw nang bahalang mag-manage ng oras mo kung kailan gustong magtrabaho. Kung halimbawa ang feel mo magtrabaho ng 5 o'clock ng madaling araw, then go. Kung hindi mo naman feel at gusto mo sa gabi, then go. So isa yun sa dahilan ko. Kasi minsan, hindi naman natin masasabi kung kailan tayo aatakihin ni Ansing, di ba? So anytime, pwede akong magpahinga. Anytime na feeling ko okay na okay ako, then sige, magbubook ako ng mga lessons. Pero kung sa tingin ko hindi ko kaya, then hindi ako magtuturo. Kumbaga, hawak ko yung sarili ko. Wala akong boss or wala akong kailangang bigyan ng paliwanag kung bakit hindi ako makakapasok, kung bakit hindi ako makakapagturo. Dahil depende yun sa akin. Kumbaga, kung ano yung oras na available ako, doon lang ako papasok. And then, pangalawa, bakit ko yun pinili? Kasi medyo madali lang siya kumpara sa ibang work from home na medyo madugo at talagang yung utak mo eh matuturete din, kakaisip, kaka-strategize kung ano dapat yung mga gawin, kung paano yung pag-research, yung pagkukumpus ng mga ganito-ganyan. Kaya, ang pinili ko na lang is yung pagiging tutor nga kasi mas madali siya. Unang-una kasi yung materials mo para sa mga estudyante mo naka-prepare na para sa'yo. Aaralin mo na lang siya, babasahin mo, pag-aaralan mo kapag mayroon kang hindi naintindihan doon pa. Kapag itinugo mo siya sa estudyante is maituro mo sa kanya ng maayos. Ayun, ano pa nga ba yung mga dahilan bukod sa time? And at the same time, dito kasi mababait din yung mga kasamahan ko. Oo, may kasamahan tayo dahil bukod sa, sabi ko nga, sa ibang bansa tayo nagtuturo, meron silang local office dito sa Pilipinas na anytime na gusto mo, meron kang concern, meron kang gustong itanong, mag-message ka lang kahit sino sa kanila,
i-accommodate ka nila kaagad. Isa yun sa nagustuhan ko, na hindi ka mape-pressure na hala, anong gagawin ko? Paano ba ito? Paano ba yung ganyan? Merong aalalay at aalalay sa'yo. So, doon pa lang, okay na ako. And at the same time, bukod sa hawak ko yung oras ko, may iba pa akong nagagawa. Bukod sa pag-tutor. Kung halimbawa, hindi okay sa akin yung pag-tutor ngayong araw na to at feeling ko gusto kong mag-online na magtinda online, then ginagawa ko yun. Nakakapagtinda din tayo online. Meron tayong maliit lang naman, hindi naman kalakihan, kundi maliit lang na business, nagba-buy and sell tayo. Kaya dalawa yung focus ko kapag nagtuturo ako ngayong araw na to, kinabukasan, pwede akong mag online selling, sa susunod, tutor, online selling, ganun yung ginagawa ko. Depende sa mood ko. Pero kung feeling ko naman na kaya kong straighten yung isang linggo, then go tayo doon. So yun, yun nga lang ang advantage lang dito sa trabaho natin bilang work from home, kasi hindi naman lahat ng work from home is ina-accommodate ng kumpanya. Like for example, yung mga benefits na SSS, PhilHealth, lalo-lalo na yung sa BIR, dito ako nahihirapan kasi una-una ako nagbabayad ng sarili kong SSS, ako yung nagbabayad ng sarili kong PhilHealth, and at the same time yung BIR, ako yung nagfa-file sa BIR ng tax ko, ako yung nagkukompute, ako yung lahat-lahat. So, medyo mahirap siya, mahirap siyang intindihin, pero kailangan natin gawin dahil responsibilidad natin, obligasyon natin yon sa government natin na magbayad tayo ng sarili nating tax. Isa yun sa disadvantage kasi nga, ikaw yung mismong gagawa ng mga bagay-bagay. So yun, para mas lalo ninyong maintindihan, itry ko sa inyong ipakita kung ano nga yung ginagawa ko bilang ESL tutor. Sana makakuha kayo ng mga ideas at sana para sa mga kabwa ko na naghahanap ng trabaho online or work from home, baka pwede ninyong itry ito. Baka pwede ninyong itry maging ESL tutor. Baka sakaling magustuhan ninyo, then baka dito kayo mag-click yung hindi kayo natitrigger na yun nga, sumpungin kayo ng mental health natin. So yun, abangan ninyo mamaya at itatry ko na ipakita sa inyo kung paano, kung ano yung settings ko, kung paano yung itsura ko, kung paano lahat-lahat. So yun, abangan ninyo, okay? So yun na nga mga warriors, as promised. So eto na nga, nakaligo na tayo, nakaprepare na tayo para pumasok sa work. Pumasok sa work, hindi sa office, kundi dito lang sa bahay natin. Pero bago akong mag-start ng work, sinisigurado kong nakaligo din ako. And para lang komportable, para lang presko ang pakiramdam, para yung feeling mo na papasok ka talaga sa opisina, yung vibe natin. So eto, nandito na tayo sa aking working station. So ikot ko kayo sandali. So ito yung, dito ako lagi nakaupo. Ito yung aking chair. And then ito yung aking working station. So, pasensya na kung medyo magulo. So, eto nga, kagaya nga na sinabi ko, bago ako mag-start ng work ko, ino-open ko muna yung mga dapat kong i-open na mga sites na makakatulong sa akin sa paggawa or sa pag-conduct ng aking ng work ngayon. So, dito, eto yung site ng work ko, yung pinaka-site ng work ko. Meron din ako ditong dictionary. Hindi ko lang nakikita ninyo. Ito nga, may dictionary tayo dito. Meron tayo ditong Google Translate. Meron tayo ditong Google. At meron tayo ditong speed test para if in case na magkaroon ng problema, pwede tayong mag-speed test para at least masusure natin kung nakanino nga ba talaga yung problema. So yan, balik kayo sa akin. So, yun na nga. Yan, bali mga 30 minutes akong nagpre-prepare kasi minsan nagkakaroon ng problema. Like for example, kailangan mag-update ng computer. So at least meron pa akong time para makapag-update. And at the same time, inaaral ko muna yung mga basic na materials namin for the day para at least kung yun man yung i-book ng student na lesson na gusto niyang i-conduct ko sa kanya, eh kahit pa paano prepared tayo. Kasi iba-iba kasing lesson yung kinakandak natin sa student. Hindi siya pare-parehas. So, bali, araw-araw, iba-ibang estudyante, iba-ibang edad, iba-iba rin yung lesson na gusto nilang i-conduct sa kanila. So, kailangan prepared ka bago ka pumasok. And yun na nga, siguro magtataka kayo kung bakit naka-ready na akong sinasabi ko, pero ito lang yung suit ko. Okay, usually kasi kapag nag-work from home ka at
kailangan na makita ka sa screen, usually ang sinusuot ko lang is polo shirt. Nagpo-polo shirt ako para kahit papaano medyo decente namang tignan kapag nakita ka sa screen ng iyong estudyante o ng iyong kliyente. Pero since nga ngayon medyo malamig yung panahon, kaya time na rin siguro para isuot ko to, para hindi naman sayang. Kung nakikita ninyo sa loob, sa likod ko, ito, mayroon akong coat dito. Manipis lang naman siya, hindi naman siya OA na coat na ang kapal-kapal. So, parang blazer lang siya. So, kaya nakaganito lang ako pang bahay. Tapos, kapag andyan na yung estudyante, pag ready na siyang ikanda, ayan, sinusuot ko lang siyang ganyan. So, sino ba naman mag-iisip na nakapangbahay lang ako? Kasi ang kita lang naman dito. So, kita lang yung parang pinaka-welyo nung itong coat. Kasi yun yung required sa amin na kailangan decente kang tignan or as much as possible, merong collar ang susuotin mo. So, yun. So, maya-maya lang, mag-open na tayo ng slots natin for the lesson. Kung merong mag-book sa atin, although hindi ko man sa inyo mapakita yung pinaka, ano natin, yung pinaka web natin dito kasi bawal siyang ipakita. So, yun. Siguro ako na lang yung makikita ninyo na nagkakandak ng lesson dito. Pero siguro, tatanggalin na lang natin yung sound para hindi naman tayo ma-copyright nung ating opisina kasi bawal po yun. And at the same time, stay put lang kayo dyan dahil maya-maya lang magkakandak na tayo ng lesson. So, ito nga pala yung mga gamit ko, papakita ko sa inyo. Nakita na ninyo yung computer. Meron siyang nakakabit na maliit na webcam. Tapos, ito yung aking headset. And then, ang hindi mawawala sa akin, although hindi to required, ito, meron ako ditong maliit na note tsaka ballpen. Saan ko to ginagamit? Kasi minsan hindi natin maiiwasan na bigla na lang habang nagkakanda ka ng lesson, bigla na lang may mga pumapasok na ideas sa'yo na kung ano man yung mga dapat mong gawin, nagtitake down notes ako. Or di kaya naman kapag meron akong hindi na iintindihan or meron akong mga words na kailangang pag-aralan, tinitake down notes ko din siya dito para kapag after ng lesson, tsaka ko siya pag-aaralan para sa susunod, pag tinanong ulit yun ng estudyante, may explain ko lang mabuti sa kanya. And at the same time, ang isang purpose nito, minsan hindi natin maiiwasan si anxiety nga. Pag sumumpong siya, ayun. Dati, ang ginagawa ko, meron akong hawak-hawak na stress ball, pero parang nakailang stress ball na ako, ang dali niyang masira sa akin siguro sa sobrang gigil. Kaya ang ginagawa ko, nag-i-scribble ako dito para while conducting the lesson, medyo na merong, kumbaga nag-multitasking yung sarili ko para ma-divert ko yung attention ko doon sa pagtuturo ko and at the same time, maiwala ko kung ano man yung gustong sabihin ng anxiety niyan. So, yun. Abangan ninyo. Dami ko na namang sinasabi. Abangan ninyo. Magkakandak na tayo ng lesson maya-maya, okay? So, dyan lang kayo.
So, yun na nga guys, tapos na ang ating lesson. So, bali tumatagal lang siya ng 25 minutes, pero ang book lesson natin is 30 minutes. 25 minutes sa pag-conduct ng lesson sa students, and yung 5 minutes is yung paggawa mo ng feedback para doon sa naging lesson mo doon sa student. So, yun. Actually, free conversation yung nangyari kanina, kaya kung mapapansin ninyo, parang tawa lang ako ng tawa kasi nagkakwentuhan lang kami ng students. So, meron nga palang prepared na materials, and then mayroon ding chances na piliin ng estudyante yung free conversation, kundi magkikwentuhan lang kayo, mag-uusap lang kayo, kasi gusto lang nilang ma-practice yung speaking skills nila sa English. So yun lang guys, tapos na ang ating video. Sana nagustuhan ninyo. Please like, please share, at huwag sana kayo mag-skip ng mga ads natin. Have a good day! Bye-bye!